Hello guys! Kamusta po kayo? Ito ulit po ako dito sa aking course, Simpleng Lutong Bahay. Today, ang gagawin ko po, coffee crumble cake naman po. May iba naman. So, ito po yung ating mga sangkap. Meron po ako syempreng all-purpose flour, 2 large eggs, tapos, meron po tayong baking powder, white sugar, meron po akong vanilla essence. Since coffee crumble cake, meron po tayong Nescafe Classic black coffee. Meron akong ebap, may cream densada, at may cornstarch. Gagamit tayo niyan para sa ganache. Ito po, may all-purpose cream. May gagamit tayo ng salt and baking soda. At maglalagay tayo ng, sa dry ingredients, maglalagay tayo ng oil. Canola oil po ang gamit ko. Tapos po, ang pinaka-toppings ko po, yung peanut, dinurog ko na po. Yan po. Dinurog ko na yan para nakahanda na. And then, mamaya, yun na po yung kompletong sangkap. Ipapakita ko sa inyo yung mga sukat maya-maya. Ito po, lulutuin to sa steamer. Kaya may llanera po tayo. Okay? So, mamaya, balik po tayo. Heto na po. Unang, ang first step po natin, gagawa muna tayo ng dry ingredients. Siyempre po, yung all-purpose flour. Okay? Top 2 cups po ito. Ang gagawin po natin, sasalain muna natin po siya dito. Gagawin po natin. Mas maganda kasing sasalain muna natin yung all-purpose flour. Para yung mga buo-buo. May mga buo-buo po kasi yan eh. Okay? Okay, yan po. So, nasada na to. 2 cups po ang sukat niya na all-purpose flour. Tapos po, lalagyan po natin siya ng 1.5 teaspoon ng baking powder. So, ito po, 1 teaspoon po ito. Yan. 1 teaspoon. Powder po yan. And then, 1.5 kasi po. Okay? And then, 1/2 ng baking soda. 1/2 teaspoon ng baking soda. Ito. And then, huwag natin kakalimutan yung salt. 1/2 teaspoon din po yan. Iodized po yung gamit ko. So, yan po ang dry ingredients. Ang gagawin po natin to, i-mix natin ng mabuti. And then, pagka na-mix ko yan, i-set aside po natin. At ang susunod nating step, yung wet ingredients na po. Okay? Sige po. Balik tayo mamaya. Ito po yung next step po natin. Gagawa tayo ng wet ingredients. So, una muna, maglalagay po tayo sa mixing bowl ng 1 1/4 cup of white sugar. So, ito yung 1 cup. And then, ito yung 1/4. So, yan po. And then, pag nailagay po natin yan, maglalagay tayo ng 1/2 cup ng canola oil. Kahit ano pong
oil pwede nyong gamitin. So, 1 cup oil. Lalagay po natin yan. So, haluin lang po natin. So, pagka nalagay na po natin yan, ilalagay natin yung 2 large eggs, pero 1 at a time lang po, isa muna. And then, bubuksan natin yung pangalawang egg. Pagkatapos po niyan, maglalagay po tayo ng 1 cup of ebak. One cup na ebak po ito. Kahit ano pong klaseng milk na evaporated milk. Ang gamit ko po, Alaska, 1 cup po ito. Ibubuhos natin 1 cup. Okay. And then, ito po, maglalagay po tayo ng vanilla extract. Maglalagay po tayo ng 1 teaspoon ng vanilla extract. Okay. So, haluin natin. Tapos po, ito na po yung Nescafe Classic Black Coffee. Hinalo ko po na yan sa 1 cup of hot water. Tapos, ang ilalagay, ang sukat po nito ng 2 tablespoon of coffee. Black coffee. Nescafe Classic. Tapos, nilagyan ko po na siya ng 1 cup hot water. Hinalo ko na po yan. So, imimix po natin yan dito. Kaya po, ang tawag po dito sa cake na to, coffee crumble cake. So, haluin natin. And then, heto na po. Iahalo na natin ang ating dry ingredients. So, haluin po natin. Yan na muna. Pwede na natin po ibuhos lahat. Ngayon po, hahaluin ko po yan ng mabuti. Pakita ko sa inyo mamaya yung halong-halo na siya at atin na pong ilalagay sa yanera. Kasi steam po natin yan. Gagamit tayo ng steamer. Okay? Hahaluin ko muna po ito. Heto po, halong-halo na ang aking wet ingredients. So, pinagsama na natin yung dry ingredients sa kayong wet. Andyan na, kompleto na po yan. Ngayon, naganda na po ako dito ng mga 5 llanera po. So, bago po natin ilagay yan dito, kailangan papahiran muna natin sila ng oil para hindi po dumikit bawat isa po. Tapos, pagkatas natin pahiran niyan, lalagyan natin siya ng parchment paper o baking paper, bawat isa. Ating ding papahiran din yan. Tapos po, ito na po, lalagyan natin siya
Lahat yan, sasalina natin. Hindi po natin pupunuin yan. Kasi mag-aalsa po yan eh. Yan. Yan, ganyan lang po karami. Okay, tatapusin ko yan mamaya. Lalagyan ko yung lima na yan. Then mamaya, papakita ko sa inyo yung lulutuin na natin siya sa steamer. Okay? Heto po, nasalin ko na po yan. Lima muna ang gagawin natin. Ngayon, magpapakulo na ako ng tubig dun sa steamer para pag kumulo na siya, oorasan po natin siya ng 15 minutes lang po. Tapos luto na po yun. Tapos next step, gagawa po tayo ng pinaka-ganache po niyan. Pinaka-toppings po. Okay po? Ito po, sinindihan ko na po yan, nihintay ko po siyang kumulo. Pag kumulo na siya, ilalagay na natin po siya dito sa steamer. Hintayin natin po siya kumulo. Ito po, kumukulo na siya. Pwede na natin po ilagay. Dahil sa maliit lang ang aking steamer, tatlo lang po ang pwedeng mailagay. So, yan. Tatlo lang po. Mamaya na po yung dalawa. So, ating pong tatakpan. Oorasan po natin siya ng 15 minutes. Ito po. Duto na po. Na 15 minutes na po. Duto na po yan. Ayan po. Bali, kukunin natin siya at palalamigin at magluluto na tayo ng pinaka-toppings yung ganache. Okay? Balik po tayo mamaya. Ito po yung susunod na step. Gagawa po tayo ng ganache yung pang-toppings po. So, unahin mo natin, huwag muna natin sisindi ng apoy yan. Pagsasama-samahin muna po natin. Okay? Una muna itong evaporated milk. 1 can po yan. Sinalin ko na po dyan sa ano. And then, meron po akong cream densada. And then, meron po akong Nestle all-purpose cream. Sasamahin po natin yan. Tapos po, maglalagay po tayo ng cornstarch. Ito po ang sukat nito, 1 tablespoon. Ang sukat po niyan. So, tatlong ganyan po. Isa. Dalawa. Tapos po, ang pinakalas na ilalagay natin yung ating pong Nescafe Classic Black Coffee. Ang sukat po niyan 1.5 teaspoon. Tapos naglagay po ako ng 1 tablespoon na hot water. Pinagsama ko, pinagmix ko po yan. So, ilalagay po natin yan. Tapos po, atin muna po itong hahaluin bago natin silihan yung apoy. Ang pagluto po niyan, mahina lang yung apoy at saka hindi natin masyadong pong lulutuin. So, haluin lang po natin. Tapos mamaya, balikan po tayo. Balik po tayo mamaya kapag meron na po siyang apoy. Haluin ko muna itong mabuti. Ito po, halong-halo na yan. So, kanina, sabi ko, hindi nakabukas ang kalan yan. Ngayon, bubuksan natin po. Pero maliit lang po ang apoy niyan. Hindi po siya malakas. Kailangan tama lang po. Hindi natin masyadong palalaputin. Yung tama lang po. So, haluin natin. Tayin po natin. So, mamaya, pakita ko sa inyo kung yung pwede na po.
heto po, bani malapot na po siya, ganyan pagka, basta yung pagka-consistency ng pagkalapot, okay na po yan. Malalamigin po natin yan. So, patayin ko na yung kalan. Luto na po yung ganyan. Malapot na po siya. Okay. So, luin pa natin. So, mamaya pakita ko sa inyo kung paano natin itatoppings to. Ilagay doon sa ginawa kong cake. Heto po, malamig na po. Pwede na natin pong ilagay dito sa aking ginawang cake na nasa tab. Ito po yung pangkuha ko. At ito po yung pang-toppings natin, yung peanut na dinurog ko. So, sasalinan natin yan isa-isa. So, hayaan po natin na merong pong pag lumamig yan, masarap pong kainin kasi meron po dun sa sobra dun sa gilid. Okay. After nya, atin pong bubugbura ng ating peanut. Tapos, after nyan pala, lamigin na natin. So, ayan po, tatapusin ko po yan. Yeah, ito po ang aking coffee crumble cake. Yan po ang aking coffee crumble cake. So, lalagyan ko yan lahat and then palalamigin po natin sa ref. At pag malamig na, pwede na kinabukasan kainin. Ulit, maraming salamat po sa patuloy niyong panood ng aking video. Sa susunod po, another dessert po ang gagawin ko. Maraming salamat po. God bless po sa lahat. Bye!